channel. And sa mga bago sa akin channel, welcome sa inyo at meron naman tayong bagong video for today. And kakatapos lang ng birthday ko, I just wanna share na binigyan ako ng bouquet of flowers ng aking husband nung birthday ko as a surprise. I wanted to share it with you just because I am happy to share it, not because I wanted to brag. So I know some of you nakatanggap na ng flowers, bouquet of flowers, or roses, ganyan, sa hindi lang sa boyfriend, girlfriend na, pwede na din natin siya matanggap from our family or friends. So, syempre, diba, pag nag-iisip na ako, parang nakakapanghinayang kasi tatagal lang siya ng 1 week, tapos minsan nga, ilang days lang, diba, bulok na, ayan. Maganda lang siya sa mata, guys, pero hindi ipanghabang buhay ang kanyang kagandahan. May hangganan din at ito ay nabubulok din. Dahil dyan, nakatanggap na naman ako ng flowers nitong birthday ko at nasabihin ko na ito yung pinakamaganda at siguro pinakamahal na naibig niya sa akin, which is hindi ko talaga alam po anong presyo. At hindi ito sponsored, guys. Talagang gusto ko lang siya i-share. Nabilhan niya ako ng flowers from flowerstore.ph. So, eto to. Pagising ko ng umaga, na-surprise na ako ng ganitong kalaking box. So, imagine, wala pang hilamos, wala pang mumog, as in talagang nakahiga ka pa. Eto yung inabot ko sa akin flowers. So, just a quick reminder, guys, if you're going to receive packages, please sanitize it first before nyo hawakan or before nyo buksan para safe tayo. Ayan. Okay, ganyan siya kalaki. And nung binuksan ko siya, wait, ito siya. Nung binuksan ko siya, ito ang laman sa loob. Ta-da! Okay, teka, hirap pala. Actually, naka-super secure nung flower sa loob. Ganyan siya. Ayan. Nakatali pa siya. And then, may kasama siyang, ito yung flower arrangement. Hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Siya kasi yung pumili, syempre siya yung bumili. Hindi ko alam. Siguro isa-search ko na lang kung anong tawag sa arrangement at tapos ilalagay ko na lang dito sa tapos. Ayan siya. So, one of my favorite flowers is sunflower. Ayan siya. So, these are fresh flowers. Ayan siya. So, 2 days pa lang siya, guys. So, 2 days pa lang siya. So, ayan siya. Okay. So, may kasama siya card sa loob ng box. May kasama siyang card sa loob ng box ito. So, I guess, pag bumili ka sa kanila is meron kang option to give a message para dun sa receiver nung bouquet. Ayan. So, ayun na yung message niya nandyan na. Manamang happy birthday. Ganun. So, kung isipin nyo guys, diba super ganda niya. Alam mo ba nung na-receive ko to, parang ayoko siyang galawin. Ayoko siyang tanggalin sa arrangement. Ayoko siyang ilagay sa vase. Ganon. Parang gusto ko lang siya forever nandyan. Kaso diba hindi naman pwede yun. Kasi mabubulok to for sure. So, wala akong choice kundi ilagay na lang siya sa vase na may water. Pero mabubulok pa din siya doon, di ba? So, ano ba talagang dapat kong gawin? And then, naisip ko, isi-share ko sa inyo guys ngayon, yung natuklasan ko na way of preserving fresh flowers. Ang biggest question is, paano nga ba natin mag-preserve tong flowers na to in its original form? Na hindi natin kailangan na ipitin ng libro or mabigat na bagay. Kasi, hindi na original form yon, kasi, fresh na siya eh. So, ang kasagutan dyan ay, walang iba kundi, ready na kayo? Ito ay ang silica gel. Ano nga ba yung silica gel? So, ang silica gel ay, nakikita niyo yung mga nasa maliliit na packet na nakalagay sa box ng sapatos or sa ko pa ba nakita yun? Minsan, sa pagkain, meron ako nakita nun sa parang pack ng seaweed, dried seaweed snack. Meron nun. Sa mga noodles, sometimes yung mga galing sa ibang bansa, ayun, may ganun. So, papakita ko na lang yung picture
here, wala kasi akong example nun na maliit na nakalagay sa mali talaga. Sa nakalagay, do not eat. So, yun yun. Nalagay ko na yung picture here sa side. Nakabili ako sa Shopee ng isang kilong ganun. So, ito siya ngayon. Don't worry guys, sinanitize ko na to bago ko hawakan. So, bubuksan natin ngayon to. Ito siya. Kukuha tayo ngayon ng lalagyan. Okay, wala ako nung lahat kasi nung mga oroka namin na lock and lock, may laman. Hindi ko matanggalan. Andun yung mga laruan ng mga anong anak ko. So, dito tayo maglalagay. Okay, here it is. Okay, make sure na nahugasan at tuyo. Tuyo dapat. Okay? Siyempre, wala naman tayong ibang materials ito, kundi yung bulaklak mismo, yung lalagyan, at yung silica gel. Okay, so ngayon, tatanggalin ko na. Tatanggalin ko na yung bulaklak. So, ito na siya. Wow. Ang ganda. Kahit yung mga dahon. Gusto ko din i-preserve yung mga dahon niya, guys. Parang hindi totoo, no? Pero totoo siya. Mukha lang glossy. So, ang gagawin ko, pupitin ko siya sa pinakadulo, malapit po sa pinaka-bud niya. Para yun lang. Kasya naman siya dito. Wait. Oh no. Pwede ko siya hanggang dito. Eh, okay. So, huwag kayong mag-alala. Safe shot! Tara! Okay. So, alam niyo yung fresh na fresh yung flowers nila kasi hindi pa siya talaga bukang-buka. So now, ubusan ko itong silica gel. Ubus ko na siya. And then, kukunin natin yung flower. Tapos lagay ko dito sa loob. Ayan. So, unti-unti, lalagyan ko yung sides. Wait, tabi ko kayo. So, in case you're wondering why silica gel yung gagamitin natin. Kasi silica gel prevents moisture dun sa product. So, 'di ba? Kaya nagbubulok yung bulaklak kasi may moisture siya. So, merong moist, may tubig. So, para maging completely dry siya, ma-dry, ma-preserve, kailangan ma-absorb yung moisture at kaya natin gagamitan ng silica gel. I don't know if ako lang, pero pag hinawakan mo yung silica gel ng ganyan, malamig siya, guys. So, parang normal lang na temp. Pero nung inilagay ko na siya dito with the flower. Naramdaman ko umiinit siya. Amazing. Keep out of free shop, children. Ayan na siya. Okay. Tapos, gagawa pa tayo ng isa pa. Kasi itatry pa natin to. Mga peonies, carnation, or tapos na natin. May natira pa. Actually, maraming natira. Kasi, kulang yung silica gel ko. Kulang yung silica gel ko, guys. Dapat pala, 2 kilos yung in-order ko. In-natural, dry ko na lang siya. Baka isabit ko siya pa ganyan. Siguro, lagay ko sa hanger or lagay ko tas sabit ko dyan sa may veranda namin. So, baka ganun na lang yung gawin ko. Tapos, ito nakita ko, may mga pausbong pa palang flowers like that to. Ayan. So, baka ito, ilagay ko na lang muna sa vase. Tapos, sabihin ko dito sa mga to, hang on. Kasi, order pa ulit ako ng silica gel. Spe preserve ko sila. So, ayun, baka ilagay ko na lang muna sila sa vase talaga ng tuluyan.
And so I will just end this, or no, not end. I will pause this vlog for today. Ito na pala siya. So, ayan. Medyo uminit nga yung silica gel. Ang galing. So, hindi ko entirely na-cover. So, maraming na-cover. Wait, pakita ko lang. Ayan. So, maraming bulaklak ha na nandito sa loob nito. Pero itong huling batch na nilagay ko, parang hindi completely cover. Kaya nainis ako kasi kulang yung silica gel ko. But this one, yung sunflower, sobra ba nilagay ko? Parang sobra na parang sobra dito, no guys. So, masarap ulitin ito. Itakpan ko na lang to. And I'll be back after 3 days. Hi guys! It's bedtime na, pero hindi pa ako matutulog kasi I'm checking up yung flowers na pinipreserve natin. And also, to help me sleep better, I went downstairs at nagtimpla ako ng aking favorite drink right now, which is the EasyFamax Wheatgrass Drink. First, I wanted to thank my EasyFamax Wheatgrass family for being my partner in helping me take the path to a healthier lifestyle. I wanted to thank my EasyFamax Wheatgrass family for being my partner to the road of a healthier lifestyle. Here it is. So right now, ang tinimpla ko is the EasyFamax Wheatgrass honey in the variant honey. So this has a lot of benefits. I'm giving my testimonials to you right now, guys, na talagang it helps me to sleep better at night. And also, it helped my metabolism. I made this for myself tonight. And, simple siya sa malamig na tubig. So, para hindi mamatay yung mga amino acids na nandoon sa wheatgrass. So, kailangan malamig na tubig yung iinumin. Or, doon mo siya titimplahin sa malamig na tubig. If you're wondering what it tastes like, it tastes like green tea. Kung naka, ano ka na ng green tea. Ganun yung lasa ko eh. And of course, meron siyang hint ng lasang grass, grassy taste or lasang vegetable, but in a good way. Hindi siya promise na yung bitterness. No, guys. There's no bitterness to it. And walang icky taste. Ganun. Please continue watching this para malaman nyo kung anong naging resulta sa flowers. Bye! Hi guys, welcome back. And today is day 4, I believe. Today is day 4. Dapat di ba day 3 lang? Kaso, for the small flowers, chine ko siya on 3rd day. And talagang nag-dry up siya. Pero for the big one, remember yung pinakamalaki, sunflower, hindi pa siya ganun ka-dry. So, I preferred it like patagalin pa siya hanggang 4th day, hanggang today. So ngayon, we will open it na together. Ayan. Ayan siya, guys. Naging ganito siya, guys. So eto siya. Ayan, medyo it tends to overdry pala pag matagal mo siyang nilubog doon. So, siguro I suggest sa mga small flowers, you might want to have it a day or two lang. Ayan siya. This is the carnation. Nakalimutan ko yung tawag dito, kung purple plum. But these are one of my favorite flowers, yung carnation. Ayan, may mga silica gel na nakadikit pa. So, tatanggalin ko yan. Here siya. So, if you will hold it, dry na yung, ano niya, dry na yung petals niya, and medyo may pagka-brittle yung texture niya. So, happy ako kasi it worked. So, na-preserve talaga yung flowers. Alright. And now, the big reveal for our
the biggest flower that we had, which is yung sunflower head. So make sure pag gumawa kayo ng silica gel, make sure to wash your hands after, kasi lason to, guys. Okay, so gusto ko siyang sungkitin ng something ng parang sandok, kaso baka masira yung mga petals, kaya kakamayin ko na lang siya. Okay, ramdam ko guys yung pagka yung tunog ng pagka brittle niya. OMG! Oh my god! Wait lang. Ganda niya. Feeling ko, yung mga silica gel, dumikit siya dun sa part na ma-moisture. Like for example, yung loob ng flower o yung mga pinaka-flower head. Yung mga kung nasan yung mga nectar. Wow! Wait, guys, ha? Oh my gosh! Medyo natanggalan lang ako ng mga ibang petals kasi medyo na-dready siya. Pero siguro tama na ang 3 days dito. Medyo nasobrahan lang ni 4 days kasi tayo eh. Pero eto na siya. Ay! Nagkakalat ako. Here it is! Wow! Grabe guys, sobrang na-preserve yung sunflower. Yung texture niya is dry na siya, but somewhat be careful pa din kasi it tends to be brittle pag nasobrahan. Yay! I'm so happy kasi I was able to preserve the flower that was given to me. So, hindi na ako mabubulok ng flower. Oh well, so mabubulok siya ng sa magandang pamamaraan. Ayan. Ayan siya. Super nice, no? Siguro it's really nice to preserve or to dry the flower, lalo especially if yung malalaki yung bud. Like sunflower, let's try roses next time pag nabigyan tayo ng roses. Wow, parinig. Pag nabigyan tayo ng roses, sige, try natin. Kasi medyo maganda yung mga petals nun. Buo siya. So, let's try. But, my gosh, I'm really happy with the outcome. Sobrang na-enjoy ko tong tutorial na to, actually. Teka, tanggalin natin yung mga iba. Ayan. So, ayan siya. So, what can we do with this? We can actually have it as a decoration. Since, na-dry na siya, pwede mong, actually, yung, pwede ka kumuha ng stick. Or yung natuyo na, na yung pinaka-stem niya, kung naitago nyo, guys. Kung naitago ko ba? I mean, kung may naitago kayong mga stick ng flower, yung pinaka-stem niya, pwede mo siyang idikit ulit. Tapos, pwede mo siyang lagay sa bottle for decoration. So, remember, aside from putting the flowers sa silica gel, is gumawa tayo ng yung ibang flowers dun sa bouquet is nilagay natin sa hanger. Ginawa natin natural dry ko siya. Sinabit ko lang siya sa may veranda namin. Remember that. So, eto na siya. Papakita ko sa inyo yung pagkakaiba nung natural dry flowers dun sa dinry natin with silica gel. So, eto siya. Yan yung natural dried flowers. Tapos, bale mga nag-close up siya kasi pahang natin siya nilagay eh. So, na-close up siyang ganyan and yeah, dry din siya pero parang medyo may moist pa siya sa loob. So, ayan, it tends to mabale. Ayan, medyo malambot siya. Ito yung, yan yun, same flower to guys, but this is the one that I dried using the silica gel. Yan yun. This is the little bud flowers. Yan yun, yung maliliit na filler flowers dun sa bouquet. Ayan siya. So, ito rin yung eucalyptus na natural dried, na hinang ko lang din. Tapos, ito yung isa. Ayan. Okay. So, what can we do with this? So, you can make your own decoration at home. Just have to find the bottle. And then, arrange na lang siya. So, once dried off na yung flowers, ayan. So, I once read
that dried flowers can last up to 1 to 2 years depending on your care. So just have to avoid it on direct sunlight and avoid exposure to water. Yes. So medyo nabali na siya, no guys. Not pretty anymore. I don't know, siguro yung iba, nagagandahan sa mga fresh flowers. Sino ba namang hindi, di ba? But for me, I find dried flowers very classy, very attractive siya para sa akin. So, there's something to it na parang ang ganda tignan. So, kapag this one, pwede mo siyang isama. Actually, so ikakabit, like what I said a while ago, oops, nawala na ako. Like what I said a while ago, you can put parang stem here. And then you can actually, or you can actually glue it here. Ayan na siya. So, lagay mo lang siyang ganyan. Diba? So nice. So, yung nabigay sa yung bouquet is hindi na siya basta nabulok at naitapon mo lang. So, meron tayong nagawang meron siyang second life sa bahay niyo. Pwede siyang pang decoration. Yes, that's it for today. And I hope na meron kayong natutunan sa aking video. And I will really apply this tutorial in my life. So whenever I will get bouquet of flowers, I will definitely have them dried up naturally or using silica gel. So next time, if in case na you wanted pa more tutorials like this, maybe I can use roses sa next time. I can use roses next time. So itong mga silica gel, itatago ko to. Please like this video and share this video to your friends and family, and I hope to see you on my next one. Bye. Silica gel yung answer. Bye.